Mga idol, ang pag-uusapan nga natin ngayon sa ating panibagong video ay ano nga bang naging dahilan kung bakit natambakan ang ating Gilas Pilipinas sa kanilang unang laro kontra sa koponan ng Italy sa score na 108-62. Halos mga lahati yung score, mga idol, kaya dito aalamin nga natin kung ano-ano nga ba ang naging pagkakamali ng ating national team sa pagharap nila sa powerhouse team na Italy at ano pa, mga idol, ang dapat pang gawin ng ating Gilas Pilipinas upang makapag-adjust sila sa pag-usad ng FIBA World Cup. Sa pagsisimula pa lang ang mga idol ng laro ng Gilas Pilipinas kontra sa Italy ay halata na nating dihado talaga. Dihado, mga idol, ang ating kupunan sa pagsisimula nga ng tunay na laro. Maraming turnovers, mga idol. Turnovers nga talaga ang nagawa ng ating Gilas Pilipinas at naiko-convert ito ng Italy sa score ng napakagaling. Napakadaming turnovers nga, mga idol, ang nakumit nila. Kaya mas namaga nga ng napakalaki ang lamang ng Italy sa Gilas Pilipinas. Nahihirapan rin nga, mga idol, ang Gilas na ma-convert ng score, lalong-lalo na sa labas ng 3.9. 4 or 5 lang nga, mga idol, ata ang nagawang 3-point shot ng team sa loob ng laro kontra sa Italy, samantalang sa parte naman ng Italy, mga idol, ay parang hinuhulog na lang nga nila sa ring ang kanilang mga 3-point shot. Expert yun, mga idol, eh. Hindi nga nakakapurwa ng maayos si Andre Blatt sa kanyang opensa at sa kanyang mostly nang gagaling ang maraming turnover ng Pilipinas. Nakapag-adjust naman nga ng medyo maayos ang team sa pamamagitan ni na CJ Perez at Junmar Fajardo na hindi nga takot sumalaksak sa ilalim ng basket. Ngunit talagang napakalaki ng lamang, mga idol, at hindi na kaya pang habuli ng team. Bukod nga sa nahihirapan na ating Gilas Pilipinas sa kanilang shooting, nahihirapan rin nga silang mag-adjust sa switching ng guards dahil napakalaki nga ng mga guards ng Italy na kahit mag-switch ang mga guards, mga idol, ay makakapantay pa rin sila. Napakahigpit nga ng depensa ng pinakita ng Italy sa laro ng kontra sa Gilas na wala man lang silang binibigay na libreng tira sa Gilas Pilipinas, lalong-lalo, mga idol, para sa mga guards ng team. Hindi nga nila binibigyan ng pagkakataong makapag-drive ang ating mga guards, kaya pagdating sa opensa, shooting nga ang pinakaunang problema, mga idol. Pinakaunang problema ng Gilas Pilipinas at turnover nga ang nagpadaon talaga sa kanila sa pagsisimula pa lang ng kanilang laro. Doon pa lang nga, mga idol, ay nakuha na agad ng Italy ang tempo at momentum ng buong laro. Hirap na nga dyan ang Gilas na makapag-adjust pa. Pagdating naman, mga idol, sa opensa ng Italy, hindi nga dama nila ang depensa ng ating Gilas Pilipinas. Bakit? Makikita nga natin ito dahil napakaraming 3-point shot nga ang na-convert nila. Halos lahat nga ng highlights ng game ay ginawa ng Italy. Di nga, mga idol, dama ng Italy ang depensa ng Gilas. Halimbawa na lamang, mga idol, ay si Marco Bellinelli, na kung makikita nga natin ito sa NBA ay isa lamang tong spot up shooter, pero noong nakalaban niya nga kanina ang Gilas ay laging sumasalaksak nga ito sa loob ng basket. Mga idol, ibang iba yung laro ngayon ni Marco Bellinelli. Imbis na maging shooter, nagiging slasher na siya . Kaya isa lang nga ang ibig sabihin yan, mahina ang depensa, mga idol, mahina ang depensa ng ating Gilas Pilipinas. All in all, mga idol, point of turnovers nga po ang nagpaangat sa koponan ng Italy. Kahit tinambakan nga tayo, mga idol, patuloy pa rin sa paghabol ang ating national team sa kanilang kalaban na Italy. Yun naman mahalaga, mga idol, eh. Sabi nga ni President Duterte, manalo matalo, nakasuporta ang buong Pilipinas sa inyo. Serbia, mga idol, ang susunod nating makakalaban. Ano kaya ang magiging resulta? So yun lang, mga idol, ang ating short update ngayon. Once again, this is J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, mga idol. Maraming maraming salamat po sa panonood.